taong 2010. Kalibo, Aklan. Ako nga pala si Joshua. Ako si Joshua, taga Maynila. Pinagbakasyon ako dito ng mga magulang ko dahil sem break naman. At dito, magsisimula ang aking kwento. Ang bahay namin ay nakaharap sa Aklan River. Meron din kaming malawak na lupa na taniman ng mga pinya at nyog. Sana all. Ang hanap buhay kasi nila Lola dito ay gumawa ng gown at barong Tagalog gamit ang liniwan o pinong hibla ng pulang pinya. Kasama ng Lola ko ang aking pinsan. Maaga kasi itong naulila kaya kinupkup siya ni Lola at dito na nanirahan. Kahit nasa probinsya ako, ay mas pinili kong magkulong ng bahay at maglaro ng mobile games. Addict kasi ako dito, na halos madaling araw na ako laging natutulog. Isang gabi, habang naglalaro ako, meron akong narinig na isang pagaspas ng isang napakalaking ibon. Sinilip ko ito sa bintana. Joshua! Dumating si Lola at sinabihan niya ako na wag ko na raw itong silipin at baka kung ano pa ang makita ko. Tinanong ko si Lola kung ano ang posibleng makita ko kapag sumilip ako. Sinabi nito sa akin na merong gumagalang manananggal dito tuwing maghahating gabi. Humagalpak ako sa kakatawa. Si Lola talaga, tinatakot pa ako. Binata na kaya tong apo nyo? Ay, ikaw ang bahala kung hindi ka maniniwala. Pero wag na wag kang sisilip sa bintana kapag ganitong 10 oras na ng gabi. Kinaumagahan, may mga nagkukumpulang tao sa may di kalayuan. Lumapit ako para makiosyoso. Nagulat ako sa aking nakita. Isang kalabaw na wakwak ang tiyan. Ang hinala ng mga residente, ito ay dinali ng manananggal. Dahil dito, nabalot ng takot ang buong residente. Kaya palagi nang may rumoronda dito sa amin tuwing gabi. Isang araw, nagising ako dahil sa ingay sa aming sala. May bisita pala si Lola. Ito raw ay palaging nagdadala ng sumanlatik sa kanya. O apo, magbihis ka naman at may bisita tayo. Siya nga pala, Magda, ang apo ko, si Joshua. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sobrang ganda ni Magda. Ilang beses ko ba lang? Dali-dali akong nagbihis ng aking damit at nagpakilala. Joshua nga pala. Magda? Magdalena. Oh, Magda.
Andito ka na rin lang. Maari mo bang ilibot itong apo ko nang maarawa naman? Lola naman, nandiyan naman si pinsan eh. Sige pula, babalik na lang po ako bukas. Hindi ko alam kung anong nangyari noong araw na yon. Pero pakiramdam ko ay parang sasabog ang puso ko sa kilig at saya. Akalain mo nga naman na may kakilala pala itong si Lola na sobrang ganda. At mukha yatang tinamaan talaga ako kay Magda. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Ilang beses ko ba na sasabihin sa'yo sa piling mo'y tanggal lumbay ni kasiyahan walang kapantay. Ikaw ang this universe ng buhay ko. Magda, salamat ha. Nag-enjoy ako ngayong araw na ito. Walang anuman. Sige, mauna na ako. Magda, teka lang saglit. Pwede ba tayong magkita ulit bukas? Sige. Akong nahulog kay Magda at sa mga oras na yon ay parang ayoko nang bumalik pa sa Maynila. Magda, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Gusto kita. Hindi mo pa ako lubusang kilala, Joshua. Lumipas ang ilang araw ay hindi na kami muling nagkita pa ni Magda. Marahil ay hindi talaga kami para sa isa't isa. Masakit man para sa akin, pero ito'y tinanggap ko na. Siguro naman, sa pag-alis ko dito ay makakalimutan ko siya. Oh, Apo. Mag-iingat ka sa Maynila, ha? Opo, La. Sige po. Habang ako ay papalabas ng bahay, ay may nakita akong sulat sa labas ng pinto. Basahin mo to kapag nasa biyahe ka na. Lola, may bagong biktima na naman raw ang manananggal kagabi. Ano? Oh, sige. Papunta na. Apo, magmadali ka na at baka maiwan ka ng barko. Kapay na ang bahala dito. Sige na, sige na. Sige pula. Mag-iingat po kayo dito. Joshua, nais ko sanang magpaalam sa'yo.
At sana ay mag-iingat ka sa Maynila. Patawarin mo sana ako kung nasaktan man kita. Ang totoo niyan ay gusto na rin kita. Subalit sa tingin ko ay hindi ako karapat-dapat para sa'yo. May magandang bukas ang naghihintay para sa'yo at ayokong maging hadlang dito. Hindi mo lang siguro nahahalata pero buntis ako sa dati kong nobyo na iniwan ako. Kaya sana maintindihan mo na ang desisyon ko ay para rin sa'yo. Palagi mo sanang aalagaan ang sarili mo. Hinding-hindi ka mawawala sa isip ko, pati na rin sa puso ko. Yo, una sa lahat, nais kong magpasalamat kay Idol Patrick John Erami sa pagpapahiram ng music niya. Grabe, sobrang talented ng taong ito. Bisitahin niyo yung channel niya, ayan sa screen. Ilalagay ko din yung link sa description, promise hindi ako mapapahiya dito. Soundtripin niyo yung kanta niya, subscribe din kayo sa kanya, sabihin niyo galing kayo rito. Nais ko rin magpasalamat sa Music Minded, Music Hearted channel sa pagpapahiram din ng music niya. Yan yung ginamit natin sa ending, so bisitahin niyo rin yung channel niya guys, comment kayo na galing kayo dito at mag-subscribe na rin kayo, okay? At syempre, salamat din kay Boss Sid Vicious ng pagbangon sa Karimlan. Ayan, bisitahin nyo rin ang channel niya at mag-subscribe na rin kayo sa kanya. Comment kayo sa kanya ng Alak Pa More. At syempre, sa akin din, mag-subscribe na kayo. Yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Yun lang, kita-kits tayo sa susunod.